Isang magandang araw po muli sa inyong lahat at patuloy po na sa biyaya ng Panginoon ay ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa Praying Valiant Prayers or yung pong Prayer That Moved Mountains Part 3. At tayo po ay manalangin sa ating pagsisimula. Aming Ama sa Langit, muli po kaming lumalapit sa kabila ng aming mga pagod na katawan at pagod na isipan. Ay patuloy po namin inaalay ang aming sarili bilang haing buhay, banal at may katampatang pagsamba as we continue to submit, Panginoon, ourselves to hear you speaking to us at patuloy po nagpapahayag ng iyong katotohanan sa iyong pong salita. Thank you, Father God, sa iyong pong kapahayagan at patuloy na biyaya sa buhay po ng bawat isa na sumusubaybay sa School of Church Builder. At patuloy mo pong ihanda at inihahanda namin ang aming sarili upang tanggapin ang aming portion sa araw na to sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa atin pong pagpapatuloy, natapos na po natin sa Learning to Pray Bold Prayers. Yun pong Lord, Save Me. At yung pong pangalawa, Lord, Use Me. At nawa po ay patuloy na asahan natin ang paggamit patuloy sa atin ng Panginoon sa iba-ibang lugar or area na kung saan ay patuloy po niya tayong ini-equip at ini-enable. So yun pong pangatlo, Lord, lead me to the truth. Makita po natin sa John 8:31-32, the truth will set you free. So Jesus said to the Jews who had believed in Him, so if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Sa Tagalog po, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino po sa atin ang nakakaalam ng katotohanan? At ano pong katotohanan ang nagpalaya na sa atin? So, marami pong tao, Kristiyano man o hindi, na alam po ang sa masamang epekto ng pagsisigarilyo, pag-inom ng alak, pagkain ng sobra sa pangangailangan ng ating physical na katawan na nagkokos ng blockage sa mga arteries ng ating puso, pagtaas ng kolesterol, pagkakaroon ng urinary tract infection, gastritis, asthma, pag na-expose sa mga bagay na hindi po nararapat, mga wrong relationships, alam mo nang may asawa, pinatulan mo pa, pumatul ka naman. Yan yung mga katotohanan na alam natin. Pero, hindi tayo napalaya. Kasi craving yun ng ating flesh or ng ating o yung lust of the flesh na pinagbibigyan natin. Alam ang katotohanan pero ginagawa pa din. At ang nakakalungkot, kung nagpapatuloy kahit alam na. Dahil hindi pwedeng hindi mo anihin yung consequence ng mga bagay na ginagawa mo. Akala mo lang yun na nakakaligtas ka. Pero, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, darating talaga yung time na haharapin mo kung ano yung ginawa mo. So, yung pumakita natin na we can see that knowing the truth doesn't set all the people free. So, yung katotohanan nagpapalaya sa atin, ano? So, meron pong isang kwento na meron pong tao, isang lalaki na nagpinta or nagsulat sa kalsada
ng number 9. So, unang tao or mayroon pong nakakita na isang mama or isang kabataan na nakita niya number 6 sa kanya pong perspective. So, kung dito ka sa kanan, wala po akong ilustrasyon, so imagine niyo na lang. So, nandito siya sa, papunta siyang south. So, ang tingin niya, 6, yung number na nakasulat. Pero, yung isang lalaki naman na dumaan, na papuntang north, ang tingin niya, 9. At, nagtatalo po silang dalawa. Hindi, number 6 yan. Hindi, number 9 yan. So, yun po ay dahil sa kanilang pananaw. So, yung isang papuntang south, tingin ay 6. Yung isang papuntang north, ang tingin ay 9. So, dahil nagtatalo sila, merong isang mamang lumapit. At yun po yung nagpinta ng number sa gitna ng kalsada. So, sinabi niya na yun po ay number 9. So, pinagpilitan po nung isa, yung nakakita ng number 6, hindi, number 6 yan eh. So, sabi po nung mama, you are looking from the wrong perspective. So, pinakita po niya, lipat ka dito. So, nakita nung yung naandun na siya sa papuntang north, na number 9 nga. At, sinabi po nung nagpinta, 9 talaga yan, dahil yung ilalagay ko sa kanan niyan, 1 at 1. So, doon niya nakita nung nagpipilit na number 6 yun, na doon niya nakita na isinusulat nung, or yung ipinipinta nung mama, yung rescue number na 911. At, yun pong makita natin, may mga katotohanan sa buhay natin, na minsan 6 or minsan 9 yung tingin natin. Depende po sa kung saan tayo papunta or yung perspective natin. At dito sa story, emphasizes two things. Yung about truth. First, truth has an author. And second, truth has an absolute truth. Kasi nga, depende ka doon sa pananaw mo, yung tingin mo doon sa nakasulat. So, first truth has an author means that someone decides what's true in every situation. So, the writer of the number is the one who can decide the truth about the number. So, pwede niya sabihin ding 6 yun. Pero dahil alam niya at siya yung nagsulat at alam niya, hindi pa tapos kasi yung kanyang pagpipinta or yung kanyang pagsusulat ng number. Pero naipaliwanag niya doon sa pinagpipilitan na number 6 yun. So, in our life, the author, God, is the one who should decide what's true in every situation. Believing in this will help us in every situation. Kung alam po natin na ang Lord ang nakakaalam ng buhay natin. So, nga, yung makita po natin na believing in this will help us in every situation. Truth about good family relationship, being successful in life, or experiencing genuine peace, or any truth we want about life, we go to the author of truth. So, how do we know God is the God of truth? Kilala ba natin or alam ba natin na yung Diyos na pinaniniwalaan natin ay Diyos ng katotohanan? Dahil marami na pong fake o marami na pong mga pandaraya ngayon sa panahon natin. So ano ba yung paniniwalaan natin? Lalo na yung mga mahilig pong mag-browse sa social media. Ingat-ingat po kayo at maging discerning. At kung hindi naman po nakakatulong sa inyo, yung inyo pong pag-browse na mas lalo lang kayo nalilito, nagagalit, or na babago ang inyong mga pananaw, buti sa kung sa ikabubuti. Pero kung sa ikasasama po at yung nako-compromise yung inyong mga paniniwala, kayo na po yung gumawa ng paraan para po hindi mawala kung ano yung sinimulan ng Panginoon sa inyo at ginagawa ng Panginoon sa inyo.
So yung pong how do we know that the God is a God of truth? John 14:5-6. Ito po, makita natin si Thomas, nakilala sa doubting Thomas. Okay, so Thomas said to him, "Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way?" So siya po yung nagtanong kay Jesus. At Jesus answered, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So wala pong ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas at para po tayo makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. So since truth has an author, there is an absolute truth. So meron pong relative truth, or yung people have the power to decide what's true from what's not true based on what they feel or think. So masyado pong talamak sa panahon natin ngayon, at nawa po ay hindi po natin maranasan or huwag po tayo mapasama sa bilang nung mga naniniwala sa relative truth base sa inyong pong nararamdaman or kung ano yung inyong pananaw. However, this kind of belief system doesn't work. Yun pong relativism, we do things that is absurd or yun pong silly or irrational because we feel it is true or because other people are doing it. In other words, naging normal na. So, tinanggap na ng lipunan. Kaya okay lang. Pero yung makiayon ka sa sistema ng sanlibutan na hindi naman ayon sa salita ng Diyos, at hindi mo na papansin na kukompromise na pala yung iyong pagsunod, paniniwala sa katotohanan ng tinanggap mo sa salita ng Diyos, at ginagawa mo na rin kung anong ginagawa ng mundo. So yun po yung relative truth. So 911 or 116, kwento po natin, kung ininsist po nung naunang nakakita na yun ay 116 or yung 6, number 6 yun, ay base po sa kanyang perspektibo, pwedeng mamali po siya ng idadayal kung may mga emergency situation or kung may pagkakataon, baka masabi pa niya ng mali sa iba kung ano yung dapat tawagan. So, depende po sa perspektibo. So, why relative truth will not work? So, bakit po hindi magiging epektibo yung katotohanan ng ayon lang sa ating paniniwala, feelings, or yun pong ating iniisip? So, we do things that is absurd or yung because we feel it is true or because other people are doing it. So, it will not work. So, the truth that all people desire the absolute even if they want to believe the relative. Halimbawa po, sa mga karamdaman, meron kang nakitang bukol sa iyong, sa parte ng iyong katawan. So, ang ginawa mo, nagpa-check up ka sa doktor. Kaya po yung may mga nararamdaman na po sa katawan. Agapan na po natin, lalo na sa panahon natin ngayon. Huwag po tayong mag-self-medication, kundi isik po natin yung, hindi opinion eh, yun pong talagang tamang diagnosis sa ating nararamdaman. Kasama po ako doon dahil sabi ko nga napansin po ng marami at hindi lang ako. Ako napansin ko dahil lumuluwag na ho yung pantalang ko, yung biglang pamamayat. At una inisip ko ay kasi nagbago ako ng kinakain kanin. Imbis na white rice ay naging red rice. Kaya lang yung mabilis na pagbagsak po at sabay na nagpa-laboratory exam ako, mataas pala ang aking mga sa blood sugar, HbA1c, ayan, makaka-relate po yung mga may diabetes sa aking mga sinasabi. Pero isang bagay po na halimbawa doon sa illustration po na meron kang bukol,
nagpa-check up ka, nag-undergo ka ng lahat ng test. At kung tinanong ng doktor, tinanong mo sa doktor, "Doktor, ano po yung resulta ng mga pinagawa kong test? At ano po yung diagnosis nyo?" At sagutin ka, "Well, it's up to you of what you think is true. If you feel you have cancer, then you have cancer. But if you feel you don't have cancer, you don't have cancer." Napaka-laki pong bagay yung atin pong, yung nangyayari sa ating isipan, sa nangyayari sa ating katawan. Kaya po kung kayo ay duda, wag na po agad dat tumakbo ang inyong isip sa negatibo, kundi magpatingin na po kayo, lalo na sa panahon natin, napakahirap po ng appointment sa mga doktor. Sa dami ng kanilang tinitignan. Tignan nyo rin po yung ano ha, wag lang po yung sarili natin, yung iniisip natin pag nagpapacheck up tayo. Tignan din po natin, hindi lang tayo yung nagpapacheck up. Lalo na po sa mga senior, PWD po kasi ako, kaya alam po yung sinasabi ko. Na pipila nga tayo sa priority, puro senior din yung nakapila. So, kailangan mo rin maghintay. Kaya magbaong ka ng napakaraming pasensya. Okay. So, yun po yung, we all desire the truth. So, yun na po yung katotohanan. Pag magpapacheck up ka, lalo na sa public hospital, makipag-appointment ka, sumunod ka sa protocol, pagkabat may mga nakikita kang mga mali, red tape, yung pa rin papairal ng kahinahunan ang ipairal po natin. So we all decide the truth. We hate if people, when people lied to us, and we get frustrated when some people deceive us. So kung paano po na, kung nagpa-check up ka, kung ano yung sinabi ng doktor, di ba kaya nga may mga pagkakataon, may second opinion pa tayo. Dahil minsan din natin pinaniniwalaan kung ano yung sinabi ng doktor na ating unang pinagpa-check upan. So, wala naman pong, hindi naman problema kung hindi nyo mapaniwalaan. Kaya lang, huwag nyo ibabase sa kung anong nararamdaman nyo lang. So, yung pong katotohanan na lumabas sa mga laboratory exam, katulad ako na sabi ko nga, feeling ko, malimit akong mag-hypo. Pero nung tinignan yung aking glucose ay napaka... wala sa normal. Okay. So, yun pong mga adjustment sa insulin. At ganun din po yung sa pag-take ng mga maintenance medicine sa heart. Huwag po tayong mag-skip. Kung gusto pa magamit tayo ng Panginoon, kasama po yung katawan natin sa vehicle na gagamitin ng Panginoon para ma-accomplish yung kanyang purpose sa ating buhay at sa ministry nga iniatang niya or sa assignment natin. So, yun pong you get easily deceived. Kasama po doon na yung mga young people sa kanilang love life na hindi ko naman po kinukondena, pero yung pong mga kabataan na parang madaling doon mo makikita na hindi pa handa yung masyadong emosyonal, hindi na ako mabubuhay kung mawawala ka sa akin, mabuhay ka kahit wala siya, dapat buhay ka naman nang wala siya, ilang taong ka na, kung 15 ka, bata ka pa para makipagrelasyon. Kung 30 ka naman, pwede ka na. may edad ka na. Siguro natuto ka naman na sa buhay. Pero meron pong mga may edad na hindi pa rin natututo eh. Okay? So yung pong ating mga wag po nating daanin sa emosyon. At minsan naiinis tayo pag nakakarinig tayo ng kwento na paulit-ulit na yung mga pagkakamaling nagawa, ginagawa pa din. Halimbawa, doon sa may mga karelasyon, pinayuhan ka na ng mga kaibigan mo. Inaabuso ka, sinasaktan ka, wala nang trabaho, lakas pang kumain, at ikaw pa yung nagtatrabaho. Yan. Hindi ko sa mag-asawa to ha, yung mga, alam nyo na,
na nagsasama lang ng walang kasal. Hindi ko kinukundi na yun, pero magpakasal lang kayo kung tama lang para maitama din po yung relasyon niyo sa Panginoon at sa atin pong batas. So, yun pong mga bagay na ganun na at kung naano ka naman sa ganung relasyon at patuloy pa na gusto mong maitama, itatama yan ng Panginoon. Basta nandun yung desire mo. At makita mo yung reward ng Lord sa'yo. So, yun po mga ganun na even yung mga pananaw natin or yung mga paraan na kaya tayo na dadaya, yun, yung mga scam, very aware na tayo dyan. At alam po natin, kasama nga doon, sabi ko nga may mga babait pong rider na sinasabi, lalo na pag yung cash on delivery. Dahil naranasan ko po yan, nag-order ako, pero pagkapako pa lang dun sa package, sabi ko parang hindi ito yung in-order ko. Hinayaan niya ho akong buksan, kahit hindi ko pabayad. Sabi ko wala ka namang inabono dito. Ano? Sabi ko kasi ito yung in-order ko, dahil may sample pa ho ako noon, tignan mo yung laman ng package na i-deliver sa akin. So, hindi yan. Sabi, okay lang po, ma'am. Yun. So, yung po mga ganun ay talagang isang biyaya ng Panginoon na kahit na napakalayo diniliver at kasi may mga pagkakataon po na kaya tayo nai-scam ay hinahayaan natin. Pero nagiging matalino na tayo dapat kung every time na or kung ilang beses nang nangyari sa atin yon. Lalo na po sa mga hindi legit na nagbebenta online. Kung kasama kayo sa nakikinig doon, meron pong balik sa inyo yon. Kaya ayusin nyo na po bago pa bumalik sa inyo ng hindi maganda. Okay? So the deception that comes from within, kasama po yon. We deceive ourselves. Sino po dito yung dinadaya yung kanyang sarili? Ay, tama lang yung timbang ko sa height ko. Ay, hindi ako tumaba. Or hindi ako namayat. Okay? Okay lang yung timbang ko. Bakit ba ako napapunta sa timbang? ano po yung mga pandaraya nyo sa sarili nyo? Pati sarili dinaya. Di ba? Meron tayong term na cheat day. May araw ng pandaraya. Simpleng Tagalog. So, di ba? May cheat day ako eh. So, dadayain ko yung sarili ko. So, ikaw mismo, gumagawa sa sarili mo ng pandaraya. Okay? So, we internally deceive ourselves into believing something true when it is really not. Okay? So, hindi, okay lang to relationship ko. Naiintindihan naman ako ni Lord. Naiintindihan naman ako ng magulang ko kung bakit ako ganito. Pero hanggang kailan? Mga kabataan, tumatanda po ang mga magulang nyo. Hindi pa na habang panahon, malakas yan. So, hanggang kailan nyo dadayain ang sarili nyo na hindi nyo kailangan tumulong, hindi nyo kailangan magtipid sa paggasto sa mga baon na binibigay sa inyo, hindi nyo kailangan mag-account kung saan nyo ginagastos. Kaya nga po, minsan hindi naman minsan. Pag nakakakita ho ako ng mga kabataan, nag-aaral pa lang pa bait. Yan. Kasi nakikita ko na sabi ko, mga to, wala pang sariling sweldo. Hindi ko sinasabing kung may sariling sweldo, okay lang na magbisyo na kayo. Sinisira niyo ang templo. So maaga niyo sinisira yung templo ng katawan, yung templo ng Holy Spirit sa pamamagitan po ng mga bagay na ipinapasok nyo, sa mga pagpupuyat nyo nang wala namang kapararakan, sa mga bagay na sinasayang nyo ang oras nyo, na hindi naman darapat, na mas mahaba pa ang oras nyo kaysa sa ibang bagay, kaysa sa oras nyo sa Panginoon. So, mas maganda po talaga unahin sa umaga ang Lord. Bago pa kayo magmadali sa pagpasok, sa pagpe-prepare sa pagpasok. So, isa pang bagay na makita natin na huwag po tayong madaya ng mundo, ng pananaw ng mundo,
ng sistema ng mundo. So, yung, at higit sa lahat, yung pandaraya within. So, we deceive ourselves, we internally deceive ourselves into believing na yun po yung katotohanan, hindi ganito na talaga ako eh. Kaya nga po may mga pagkakataon. Kung ano man yung bagay na nakalakihan mo, at nung naging tagasunod ka ni Kristo, bawiin mo or i-renounce mo kung ano man yung mga maling pinaniwalaan mo noon or yung mga maling ginagawa mo ngayon dahil sa naging karanasan mo, yung hindi ka maka-let go ng kabataan mo, at may mga pagkakataon na yan, yung may mga may nakakwentuhan, may minsan nagkwentuhan kasi kami na talagang yung craving ba nung bata at nitong nung medyo matanda na, naandun pa rin yung craving or yung kagustuhan niya nung bata. So, okay lang na bumili siya dahil may kakaya na siya bumili eh. So, hindi po nawawala yun. Eh, kasi nga, may iba-iba tayong karanasan sa paglaki. So, yung mga, pero yung katotohanan po na lahat naman nung meron tayo ngayon, pagdating ng panahon, iiwan natin. Diba? So, i-prepare ho natin yung magiging tagapagbana natin, yung mga iiwan natin. So, we grew up with that kind of belief and are comfortable with it, and we are too proud to admit that we are wrong, and God's word is indeed the truth. Kaya po may mga internal deception or yung deception within us. Sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sabi po sa NIV at sa Tagalog, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. At dito po makita natin sa Jeremiah 17 verse 5. This is what the Lord says, cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. So sabi nga po, curse, isinumpa, is the one who trusts in man. Bakit? Kasi nagtiwala ka sa isa mere human or mere na tao, hindi sa Panginoon. Kasi nga yung pananaw natin, dapat ganito sinagot ng Lord yung panalangin ko. Eh, hindi ganon. So, ang tiwala mo, nalipat na lang dun sa taong nagbibigay sa'yo. Hindi na sa Panginoon na pinagbumula ng lahat ng bagay. Sino pa po yung isinumpa? Yung the one who draws strength from mere flesh. Sabi ko nga po, may limitasyon lang yung kayang gawin ng ating katawan. At habang tumatanda tayo, ay hindi na tayo kasing lakas ng ating kabataan. Diba? At makita po natin kung tayo ay nagtitiwala lang sa ating physical na katawan or sa physical na tao na ating pinagkakatiwalaan. At yun pong curse or yung pagkasumpa ay yung pong puso natin na layo na sa Panginoon. Kasi nga, sa tao na napalipat yung ating pagtitiwala or yung pinagtitiwalaan. Sabi po dito sa Jeremiah 17 verse 4, through your own fault, you will lose the inheritance I gave you. I will enslave you to your enemies in a land you do not know. For you have kindled my anger and it will burn forever. So, makita po natin that the context of this verse came from the fact that majority of the kings of Israel were deceived because of their selfish desires. They believe in lies about money, possession, success, or relationships. So, makita po natin ito sa buhay ni King Solomon, na isa po sa mga naging hari sa Israel. So, King Solomon acquired everything his heart longed for: money, power, possession, achievements,
women. But at the tail end of his life, ito po yung sinulat niya sa mga ngaral or sa Book of Ecclesiastes. Sa Ecclesiastes 10, sabi po niya, I denied myself nothing my eyes desired. So, lust of the flesh, lust of the eyes. Okay. At yung pride of life, yun po yung talagang kinakailangan nating i-deal every day sa ating buhay. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward of my toil. Wala naman pong masama na i-enjoy mo ang iyong pinagtrabahuhan. Sabi po sa Tagalog nitong verse 2:10, wala akong ginistong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagintimpala ng aking mga pinagpaguran. At sa Ecclesiastes 2 verse 11, yet when I surveyed all my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless, a chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Pagkatapos inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Okay, sa lahat po ng mga pagtatrabaho, maging sa business, kung anong ating ginagawa, ay kasama po sa puhunan natin yung pagod at oras. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghabol sa hangin. Sino po rito yung kanina tinanong ko, ay nung last time po tinanong ko sino nang nakahawak sa hangin. Bibigyan ko ng 100. Ngayon, may nagsabi sa inyong, nahabol ko po yung hangin. Hindi ko na kayo paniniwala na nahabol yung hangin. Okay, so, makita po natin dito, walang kabuluhan lahat ng kanyang ginawa. Bagamat na-enjoy. Pero at the end of it, at alam po natin at yung pananaw natin ay patungkol sa eternity. Lahat ng meron tayo dito sa lupa, alam po natin, iiwan din natin. At alam po natin, lahat ng dito ay masisira. So, Solomon realized that pursuing one's worldly desire is not the path to true fulfillment or happiness. However, even if Solomon wrote this, still many of his descendants failed to follow the truth. They trusted to the wrong advisors, trusted their own desires, and followed the wrong gods. So, why would the girl in, sabi nga, yung mga sitwasyon na yun pong mga relasyon sa mga abusive na boyfriend or ka-live-in at pinagsisinungalingan ka, pero paulit-ulit na binibigyan mo ng chance at yung mga kaibigan mo nang naiinis dahil sa iyong patuloy na pagkakamali. Kahit nakikita mo na yung resulta ng mga maling relasyon, maling pakikipagkaibigan, maling wala naman tamang bisyo, diba? So, yun po mga bisyo na nakakasama sa ating kalusugan. Sabi nga akala mo lang hindi mo aanihin, may pag-aani sa lahat ng bagay, lahat ng tinatanim, may pag-aani. So kung ano yung itinanim mo, aanihin mo din yan. Nga lang, yung iba sa pagkabulok, yung iba sa glory ng Panginoon. So, bakit minsan talagang hindi natin lubos maisip? Huwag mo nang isipin. So, huwag mo nang i-stress ang iyong sarili kung meron ka mang kaibigan or kakilalang ganito. So, ang tanong, lalo na sa mga kabataan, matuto kayong makinig sa mga may pinagdaanan na sa buhay, ang inyong mga magulang, inyong mga lola. So, bakit ka makikipagkaibigan sa alam mong niloloko ka lang or sinasamantala lang ang iyong kabutihan kung hindi naman nagbabago ng way ng pagtarato sa'yo or ng way ng pag-aabuso, kundi yung way ng pakikisama sa'yo. So, yung
bakit ka nananatili doon sa your own way of doing things that does not produce the result you want to. Mag-isa diet yan, yung goal natin sa health, mga health concerns natin, yung sa pag-aaral, yung sa promotion na hinahangad natin. So, kung paano pong yung mga may pinagdaanan na sa buhay, ang malimit pong sabihin na eh, nanggaling na ako dyan. At yung mga pilosopong kabataan ng panahon namin, lagi pong sinasagot, galing ka na pala dyan eh, nanay, ba't hindi kita nasalubong? So, yun po yung mga ayaw magpaturo or ayaw tumanggap ng pagkokorek na ginagawa ng kanilang mga magulang. So, how much more kung tayo ay kinokorek na ng Panginoon? So, ang pinakatanong po, why would you exchange a better life that God promised for a life that we think is good for us? Dahil po, because our heart deceives us. So, we have to understand that not everything we feel is right and is good for us or for our family. So, ways to protect ourselves from deception. So, there is a path to protect us from deception or from other people or from ourselves. Una po, understand that genuine truth brings freedom. So, yung po sa John 8:31-32, if we continue in His Word, we will know the truth and the truth will set us free. So, what is the truth in your situation and what does the Word of God says about it? So, ano yung reason bakit ka nando sa ganung sitwasyon? Ano yung action na kailangan mong gawin? At ano yung instruction na kailangan mong sundin or yung mindset or belief system na kailangan mong baguhin or you need to let go and change and end in obedience to what God is saying to you. So, pangalawa, ay sabi po ni Pastor Wilbert, the enemy's lies and deception will stop if your heart is saturated with the Word of God. So, yun po rin po, yung final authority, final word is yung Word of God. Then, pangalawa, ano po yung dapat natin gawin para maprotektahan po tayo from deception is guard our mind among, sabi nga po eh, among all parts of our body, there is only one that can manage our heart. Yung kahit po itong kamay natin eh, patuloy na pukpukin. Ayan. Although kasama po yun, pagka medyo may nararamdaman ka dito, pero huwag mo namang masyado ah, lalo na kung hindi po tayo aral kung paano alin yung parte yung dapat pupukin or yung i-massage yan. Yun pong ating bibig, kahit sigawan ang sigawan yan, okay? Kasi, although kasama rin po sa mga tinitingnan, di ba? Kung ang nakikita mo, pati yung dila ay kasama po sa tinitignan kung meron na pong nangyayaring hindi maganda sa katawan or sa puso. But God has given us the mind so we can use it to process our feelings. So, diyan pa rin po sa ating kaisipan, nagkakaroon ng battleground. Kaya po, sanayin natin ang ating kaisipan na mag-isip ng positive things. Hindi po yung puro negative. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. And Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So kapag ginawa nyo to, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Yung magugulat ang mga tao na sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, mabigat sa buhay, kangiti ka pa rin. Masaya ka pa rin. At ang kasiyahan mo, hindi sa kung anong meron ka,
kundi ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo sa kabila ng kawalan. So this passage assures us that God doesn't want us to worry. He wants us to have peace. He Himself will be with us to give us peace. So yung pong part na atin pong ipiplay para po tayo ay magkaroon ng kapayapaan ng Panginoon. Unang-una, we need to go to Him in prayer. Our intimacy with God, which grows as we spend time with Him in prayer, is key in helping us alleviate anxiety. The more we spend time with Him, the more we see His power at work in and through us. Are you weary? Praying to God also brings us comfort to our weary hearts. Kung paano pong sinabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, may mga pasanin po tayo sa buhay at alam ng Panginoon yan. Kaya nga po sabi niya, lapit tayo sa Kanya. Nahihirapan? Nabibigatan ka ba sa pinapasan mo ngayon? Bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan kung lalapit ka sa Kanya. So make sure that what you hear is the voice of God, of the Lord, and not the noise of the world. Minsan, malimit natin marinig yung ingay ng mundo eh. Imbis na mag-concentrate tayo, Panginoon, ano ba yung sinasabi mo sa akin? Sa sitwasyon na kinaroroonan ko ngayon, ano yung gusto mong gawin ko? Ano yung itinuturo mo? Napaka-importante po nun. At yun po nga dapat nating gawin. Sabi nga eh, Philippians 4:8, "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about these things," or yung such things. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. At, ano pong sabi sa Philippians 4:9, "Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice." Marami na po tayong nakikita, marami na tayong natutunan, marami na tayong tinanggap, marami na tayong nakita. Ang tanong, do we put it into practice? Dahil the moment na ilagay po natin yon, or pinractice natin yon, or ini-apply natin sa buhay yon, and the God of peace will be with you. Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Yan po ay sinabi ni Pablo sa Philippian Church at sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi po ni Pastor Wilbert, "We can only take our people to a place where we have been." So one of the reasons that causes us to worry is when we believe in things that are based on our own interpretation, feelings, and expectations. When we hold on to these things or these assumptions, they can eventually deceive us into doing something we aren't supposed to do. So bago po tayo umaksyon, siguraduhin natin, hindi lang natin yung assumptions. Para hindi po tayo madaya. So let us just look at ourselves. How many times have we been wrong with our assumption? The point is this: when we dwell on the things that pleases God, our minds and hearts are protected. Anong mangyayari bukas? Anong mangyayari? Nagkakagulo na sa Israel? Anong mangyayari sa aming bansa? Sinasakop na at hindi kami tinitigilan ng mga Chinese. Okay? So, protected ba tayo ng ating pong kaisipan at ang ating puso?
So praying the prayer, Lord, lead me to the truth, is a bold prayer because it will expose the lies we believe. Kala lang natin, katotohanan yung ating pinapaniwalaan. Pero the moment na ipinirahin na, nag-pray tayo na, Lord, lead me to the truth. The result may be painful because of the wrong beliefs we need to let go of, but it will also be refreshing because of the freedom we will experience. Lord, I don't know everything. Kasama po natin, sabay-sabay nating ipanalangin ito. Lord, I don't know everything. I can also be wrong anytime. But you are always right, and you are the author of truth. So Jesus, please protect my heart and mind, and please lead me to the truth. So, sa kanya pong pangalan, if you pray this prayer, it will help protect us from the lies of the devil and keep our mind away from distractions. Yan. Minsan hindi po tayo focus sa dami ng bagay na kailangang gawin, asikasuhin. So, God calms our heart and helps us also to see His perspective. Once our mind is at rest, He also gives us wisdom on what we need to do. Truly, Jesus is faithful to His promise that when we have the truth will set us free. Ano pong katotohanan ang gusto nyong mapalaya kayo ng Panginoon? So kung pinanalangin po ninyo yung panalangin yon about sa paglilid us or yung paglilid ng Panginoon sa atin sa katotohanan, asahan nyo po na yung katotohanang ipinanalangin nyo, yung katotohanang in-expose sa inyo ng Panginoon at yung mga kasinungalingan na pinili nyong hindi na paniwalaan ang magpapalaya po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Magandang hapon po at pagpalain po kayo ng Panginoon every day sa inyo pong pagsunod sa kanyang kalooban sa inyong buhay. Hanggang sa muli po natin pagkikita sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po kayo.